Yung partner, dahil itutuloy nila yung maintenance sa electrical connection dyan sa NAIA. Magandang umaga sa iyo, Brian. Good morning, Brian. Good morning po, Sir Alvin at Ma'am Dori. Naku, patay tayo dyan. Sa pag-invite. Pati si Brian. Brian, are you feeling okay? Ano, okay naman po. Okay. Kasi uso ngayon yung malatrangkasong sakit, Brian. Correct. Opo, tama. Mga sipon. Oo nga. If you have kids, kasi pag pumapasok sa school, minsan doon nakukuha pa. Correct. Pero okay ka naman. Okay naman po. Okay, very good. Balitaan mo kami itong gagawing maintenance work dyan sa electrical system ng ano bang terminal ang ayusin this time? For Wednesday ng morning po, ito ay madaling araw, from 12 midnight until 3 in the morning, Terminal 3 po ulit ito. Dahil kasama po ito doon sa upgrading program natin that we started mid-year. Ito pong 2023, di ba? Nag-commit tayo ng DOTR na i-improve natin ang electrical systems ng buong NAIA complex with the initial focus of T3, dahil doon po yung medyo luma na yung mga equipment. So may mga i-upgrade po tayo mga kable. Kasama po natin ang Meralco dito para tumaas po ang capacity at gumanda ang reliability ng Terminal 3, at may isasabay na rin tayong ibang upgrade sa mga papalitan ng mga equipment na mga more than 20 years old na papalitan po natin ng mga brand new na equipment. Pero tatlong oras lang, alas 12 na madaling araw hanggang alas 3. Tama po, alas 12 ng madaling araw hanggang alas 3, this is Wednesday morning, November 29 po. Tinaiming po natin ito kung saan pinaka-konti ang pasahero ng terminal at pinaka-konti ang flights para hindi po malaki ang impact sa ating operations. Wala naman po tayong inaasahang outage completely, dahil ang generators po naman natin ay naka-standby para ma-power po lahat ng critical systems natin. Kaya wala po tayong mga madedelay na flight, wala po tayong mga canceled na flight. Everything po will go according to schedule. Ina-announce lang po namin para alam lang po ng publiko at ng mga pasahero na may mga activities tayo during those times po on Wednesday early morning po. Pero Terminal 3 lang? Opo. Sa ngayon po, Terminal 3 lang. Sa iba naman pong terminals, meron tayong mga activities siguro in the next few months. Pero for this November 29 and hanggang December 13 po ito, may mga ilan oras tayong may mga maintenance activities. Those activities are focused po on NAIA Terminal 3. So maintenance lang ito. Wala naman kayo nakitang posibleng problema kaya gagawin itong maintenance work na ito? Kasama po ito sa mga nakita natin nung in-audit natin kasama ng MSERV at Meralco. Naalala niyo po, after nung May 1 na nagkaroon ng problema sa Terminal 3, may mga recommendations tayo kung ano yung mga gagawin. At ito na po yun, ini-implement na po natin. Hindi lang po natin ginawa yung study. Siyempre, ang pinaka-importante after ng study is ini-implement natin yung mga recommendations para hindi po maulit yung mga possible na power outage sa ating mga terminals. So kasama po ito doon sa programa niyo. Sabi mo kanina may impact. Sabi mo i-minimize natin yung impact. Ano yung impact na yun na sinasabi mo? Kahit maliit lang para lang makapag-ready yung ating mga pasahero at yung mga staff dyan sa airlines. Opo, bali tama po kayo. May coordination naman po tayo sa lahat ng stakeholders, kasama na dito ang airlines at ang mga government entities that are working at the airport, at pinag-aralan kung kailan to magandang gawin. Kaya po, tinapos muna natin ang undas, tinapos muna natin itong long weekend at bago ito magpasko. At ang impact naman po niya, ang gensets will be running, all of the critical facilities will be online, so we don't expect any issues sa passenger processing. Pero syempre, meron mga areas, sabihin mo na may mga medyo kulang yung ilaw dahil hindi naka 100% yung pagko-cover natin, at meron imbis na tatlong chillers yung tumatakbo natin, magiging isang chiller lang. Pero dahil madaling araw ito gagawin, na inaasahan natin na hindi naman ganoon kalaki ang impact in terms of the passenger comfort. Pero in terms of the critical systems po, ang check-in na counters natin, wala pong problema. Immigration counters, security screening, ang boarding bridges natin, gumagana po, at ang ating mga baggage handling system. So we don't expect any delays or cancellations because of this 3-hour maintenance upgrade. Very good. Pero lipat naman ako, partner. Wait lang. Doon muna. Last na ba ito o meron pa itong tranches ang ginagawa kasi natin last na ba ito na batch ng pag-aayos o meron pang kasunod?
last na po ito for 2023 kasi magpi-peak season na tayo ng December. At yung mga next na activities po natin kasi napakarami po talagang kailangan gawin dito sa systems natin sa NAIA. So meron na ulit tayo po by next year na po. Ah, so siguro meron pa ulit. May kasunod pa. Next year na. Next year na for 2024. What about for the other airports? 1, 2, and 4? Sa 1, 2, and 4 naman, wala naman pong nakaschedule for this year. Next year din sila dahil sa assessment na ginawa natin, mas maayos naman po yung electrical systems ng 1, 2, and 4 compared sa Terminal 3 po. Kaya pinaprioritize natin yung T3. Napansin niyo po, kung nagkaka-power outage, medyo sa T3 tayo nagkaka-issue. Yeah. Correct. Opo. Yung ibang terminals naman po, dahil maganda rin po yung resiliency niya at yung genset ng ibang terminals, kaya niya 100% ng power. Medyo mas may backup tayo doon. Kaya inuuna po natin yung ayusin ng Terminal 3. Is it because bugbog sa gamit ito, Brian, yung Terminal 3, yan ang pinakagamit na terminal sa atin? Pinakaluma ba siya? Hindi. One ang pinakaluma. Actually, 4 ang pinakaluma. Go. Designed naman po siya na mag-process ng ganyang number of passengers. Pero you remember po, T3 is almost around 20 years old na. So nagsasabayan po na mag-age ang kanyang mga equipment. Unlike 1, 2, and 4, nagkaroon na siya ng mga midlife upgrading over the past few years na may mga tuloy-tuloy na palitan yung mga equipment. Terminal 1 po, mga 1980s yan na natayo. Of course, around 2000 may mga napalitan na. Then subsequent to that, tuloy-tuloy naman po yung upgrades. Dito lang po sa Terminal 3, kahit po pinakabago. And the ideal setting po, dapat bago na luma ang mga equipment, pinaritan na ito. Pero karamihan po ng equipment na nakakabit are still the original ones. Yun po yung mga inaayos natin na palitan. Kasi kahit naman na original pa sila, of course, meron talagang life or recommended life ang equipment. At hindi ito tatagal sa 20 years. Kaya ngayon po, pinapalitan na natin lahat ng mga major equipment. As far as electrical systems are concerned. One last partner tungkol dyan. Ano, pipihit ka dun sa biyahe, di ba? One last dito sa... Hindi kasi natin pwedeng isang bagsak na ayos, Brian, ano? Kasi maapektuhan yung flights partner. Hindi pwedeng isang buong araw, halimbawa, wala mo ng flights. Hindi ubrang ganun, Brian. Tama po, we do not have the luxury of doing that kasi nga po alam natin na tapos na po yung COVID, nandito na yung even the air travel po, we are actually surpassing the number of flights compared to 2019. We're catering to more flights nowadays compared to the same month in 2019. So very much alive na po or vibrant ang ating air travel. Hindi natin pwedeng gawin yan na parang isara ng sabi mong isang linggo ang Terminal 3 para lang ayusin lahat. Kaya ginagawa po natin to in tranches or in batches para po hindi malaki ang impact sa ating mga pasahero at sa ating ekonomiya. Okay, Brian, lipat naman ako doon sa mga health protocols kasi in-acknowledge naman na ng WHO maging ang ating DOH na mayroon yung sinasabing flu-like illness galing sa yung mga naapektuhan ngayon ay mga kabataan doon sa China. So dahil peak season na ng biyahehan, 'di ba? Papasok na 'yan. Mayroon ba kaming maaasahan na pagpapalit o pagdaragdag ng mga health protocols natin sa ating mga paliparan? As of right now, wala naman po, but what you can be assured of is as government together with Bureau of Quarantine at yung mga iba-ibang ahensya, tuloy-tuloy naman po ang mo-monitor natin. Yeah, especially when you arrive, mapapansin niyo, one section bago kayo dumating po ng immigration, may mga thermal scanners kayong dadaanan. So na-detect naman doon kapag kailangan kayong i-screen further para to probe kung ano ba tong kung meron bang sakit, contagious ba ito. At bukod diyan, meron tayo dito sa ating itong e-travel po natin, kasama na po diyan ang health declaration. Syempre, we encourage the passengers to fill it up correctly. Kung may nararamdaman talaga, i-check nila para mapag-aralan po ng ating mga doktor sa airport. Yun naman po, the protocols are in place. Kapag meron naman pong reason to elevate the protocols, dinidiscuss naman po ng interagency task force. Yung maganda po na naidulot in terms of improvement sa response natin dyan after COVID is meron na pong protocol na nailagay ang ating gobyerno para in case meron pong sakit na kumakalat, mabilis natin pwedeng maglagay po ng mga ganyang
increase sa in terms of deterrence or mga protocols po na i-implement natin sa airports at sa mga aeroplano. Pero so far ngayon, wala pa naman po ganong advice. Ayun, so in other words, wala namang pagbabago. Kung ang tanong mo, Bigor, niya itungkol dun sa sinasabing flu-like, influenza-like illness, wala pa. Wala pang pagbabago sa existing. Kung ano yung ginagawa natin ngayon, yun pa rin. Yung so far, wala pa. Ano, okay. Scanner. Yes. Ay, dati pa naman may thermal. Oh. Anyway, pihit ako doon sa, ano, sa, andiyan ka na rin naman, Bryce, samantalahin na namin, ha? Pasensya na. Yung tungkol sa dami ng pasahero, eh, syempre, naghahanda kayo sa pag-sirit patas ng bilang. Ano po? Kailan ba yan? Kailan ba usually dumadami yan? Dadami. Yan pagka mga after no December 20 po, dadami na ulit yung pasahero. Ang unang dadami po again is again the more of yung outbound passengers for domestic, mga pupuntang probinsya. For international naman po, around end of December, mga 20 up to Christmas, international karamihan naman po papasok sa Pilipinas kasi yung mga galing abroad po na ating mga kababayan nagsisiuwian para sa Pasko. And by January naman po, sa international naman po, yan naman yung pabalik na departing passengers at ang mga domestic, papasok naman po ng Maynila. So, ganun po yung movement, dumadami yung pasahero. Pero as of now naman po, natatrack natin, actually yesterday, we had around more than 130,000 passengers that used na IA po. So, medyo dumadami na yung pasahero, yet we're still able to sustain medyo proper performance yesterday, 82% on time tayo despite handling more than 820 flights and 130,000 passengers. Oh, so 82% on time. So, ibig sabihin, habang padami yung pasahero, Brian, yung 82% on time na yun, bumababa din? Inaasahan naman po natin na kaya natin ma-sustain kasi in fact, during Undas, kung saan marami rin tayong pasahero na handle, nag-average pa rin tayo ng 83%. Okay. Marami po tayong programs na ini-implement kasama natin ang mga partner na airline at government offices na nagtatrabaho sa NAIA para po makapaghanda tayo dahil kahit mas maraming flights at mas maraming pasahero, pag lahat tayo nagtutulong-tulong, maayos po ang proseso. Of course, kaya natin ma-achieve ang normal operations at magandang performance. Yun pa ang goal natin is how to make things efficient despite, of course, medyo sa capacity, lagpas-lagpas na tayo. Dahil alam naman po natin, ang NAIA is just designed for 32 million passengers, but this year, we will end at around 45 to 46 million passengers. Wow! Ganun na pala katindi, ano? Grabe, no? So, can we say ready na ang NAIA sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero for the holiday travel? Mm-hmm. Opo, tuloy-tuloy po ang ating paghahanda at masasabi natin that we are ready to be able to serve this kind of demand. So, okay. Tuloy-tuloy ang ating pagtatrabaho para makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya. At syempre, kasama kayo sa deliver ng public service announcement sa ating mga pasahero para po well-informed sila. Opo. Pero meron kayong coordination at na-advise nyo ba yung mga airlines na ayusin nila yung kanilang sistema rin para maiwasan yung mga naging dating problema, lalo na nga pag peak season, ano? Lalo na yung mga overbooking na yan? Yes. In fact, tuloy-tuloy naman po ang ating mga pakikipag-ugnayan sa airlines kasi we monitor their flights on a daily basis. So kapag kami nakikita kami medyo bumabagsak na performance, we ask for an explanation from them. Bukod sa explanation, we ask for a corrective action plan para mabilis po sila makapag-react. Dahil nakikita po natin yan. If we monitor it every hour, alam naman natin lahat ng flights, alam naman natin lahat ng nangyayari sa airport. That data, that information we use to be able to have a discussion with the airline involved or kung meron mang government agency, may namamonitor tayo, medyo humahaba yung pila sa ganitong section na ipag-meeting tayo agad sa kanila to look for solutions proactively po. And yun pa yung ginagawa natin na approach talaga ngayon is talagang kailangan proactive tayo, nauuna tayo before pa magkaroon ng problema. That's why based on the data, doon natin na pag-aaralan kung saan tayo pwedeng mag-improve. So yun po. Tuloy-tuloy naman po. Asahan yung tuloy-tuloy ang ating pag-monitor at pag-aapula sa mga potential problems. Bri, one last na lang. Mm-hmm. Kung may figure ka dyan, gaano karaming inaasahan nating babiyahe for this? Kasi patapos na yung taon, eh, di ba? Compared to last year, kaya bang ikumpara top of mind? Maalala mo ba yung bilang?
Not hindi ko po wala pa po akong data for the whole season. Pero we're expecting around 130 to 140,000 passengers per day po. Yun po ang yun po yung nakikita natin na pwedeng starting number of passengers natin. Starting December 20. So ngayon, gaano karami ang pasahero ngayon para lang maihambing natin? Ngayon nasa normally we're at 120,000 po. Ngayon. 120. So yung 120 natin magiging 130. Madadagdagan ng 10,000 per day. Opo. Ah, okay. Sige. Good luck sa inyo dyan, Brian. Thank you, ah. Maraming salamat. Salamat po, Sir Alex. Pasensya sa abala. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Brian Co, ang ating OIC dyan sa Manila International Airport Authority. Tama, partner, yung abiso mo.